Sa pagtakbo ng panahon, mabilis na umaangat ang antas ng kaalaman ng tao sa teknolohiya at maging sa pagtatabi o pagtatago ng mga perang naipon. Paano kaya kung mahak o manakaw ang iyong pera na nakatabi sa bangko? Ito ang tatalakayin natin sa ating video, ang trabaho ng dalawang kabilang sa most wanted na hacker sa buong mundo. Pero bago yan, i-click muna natin ang subscribe button at tulungan niyo po akong ma-hit ang 30 likes para sa video na ito. Naranasan mo na ba na ma-hack ang iyong account gaya ng Facebook? E paano kaya kung ma-hack sa iyo ay ang iyong bank account? Ito ang trabaho ng dalawang magbading si Hamza Bendilaj at Alexander Andreevich Panin ang mang-hack ng mga bank accounts. Si Hamza Bendilaj ay ipinanganak noong January 1, 1988 sa TC Ouzou, Algeria. Ayon sa mga ibang nakakakilala sa kanya, si Hamza ay kayang makapagsalita ng 5 foreign languages ng fluent at napakahusay din daw nito sa coding. Ang Algerian hacker na si Hamza ay 29 na taong gulang. Sumikat si Hamza sa mga social media lalo na sa Facebook nang kumalat ang kanyang larawan na nakangiti habang inaaresto sa Thailand, kaya siya ay nabansagang The Smiling Hacker. Siya ay inaresto dahil sa panghack ng mga milyong-milyong dolyar sa mga Western banks at ipinamahagi niya ito sa mga ilang charity sa Africa at Palestine. Si Hamza ay laki din sa hirap at ramdam niya ang kawalan ng mga pangangailangan sa buhay. Nais niyang makatulong sa mga mahihirap at kapuspalad, ngunit sa pamamagitan nga lamang ng maling paraan. Kaya binansagan din siyang Cyber Robin Hood, magnanakaw sa mayayaman at ipamamahagi sa mahihirap. Kilala si Hamza bilang BX1 sa cyber world at kasama sa listahan ng FBI's Most Wanted Cyber Criminals at kabilang din ng kanyang buddy na si Alexander Andreevich Panin na isang Russian na may codename naman na Grivo Demon at Harder Man. Silang dalawa ay bumuo ng tinatawag na SpyEye Trojan Virus. Ito ang klase ng malware o phishing toolkit na dinisenyo para makanakaw sa mga private data, especially sa mga financial credentials na target nito. Dahil sa SpyEye na ito, nakalikom ang dalawa ng sinasabing mahigit 20 milyong dolyar at ipinamahagi sa mga charities sa Africa at Palestine. Mas pinalawak pa ng dalawa ang kanilang cybercrime empire, particular na sa Russia kung saan ibinenta nila obra na SpyEye sa halagang $500,000 to $10,000. Dahil dito, nangamba ang FBI na mapag-alaman nilang naibenta ito sa mahigit 150 cybercriminals at nakapag-inject na sa tinatayang 50 milyong computer at damage na mahigit 1 bilyong dolyar sa mga financial credentials at maaari pang lumaki, kaya naglunsad ang FBI ng isang malawakang manhunt operation para sa dalawa. Si Hamza ay bibiyahe sana mula Malaysia patungong Egypt nang siya ay maaresto sa Bangkok, Thailand noong January 5, 2013 matapos silang mag-stopover sa Bangkok Airport. Kasunod naman nito ay naaresto ang kanyang buddy na si Alexander Andreevich Panin sa Atlanta Airport noong July. Siya ay nahaharap sa 23 iba't ibang krimen mula pa noong 2009 at dahil din dito, nagmula ang litrato ni Hamza na sumikat sa social media na nakangiti bago siya dalhin sa United States para litisin. At noong 2015 matapos ibaba ang hatol ng United States, si Hamza ay nahatulang makulong ng 15 taon at ang kanyang buddy naman si Alexander ay 9 na taon at kalahati. Kasalukuyan silang nakakulong sa US at sa kabila ng patong-patong na kaso na kinakaharap nila, nilinaw maging ng Algerian ambassador ng US na si Joan Polaschik na malabo ang parusang bitay sa kanila. Computer crimes are not Capital One and not punishable by the death penalty. Nagsimula kasi ang death penalty humor kay Hamza sa Twitter matapos mag-tweet ang @Hassam_JBR ng Algerian hero is one of the 10 most dangerous hacker. Hacked 217 banks, sent $280 million to Palestine and Africa charity. His sentence is death. Noong August 2015, agad naman itong kinagat ng mga social media user. At agad din kumalat sa internet ang isang kamukha ni Hamza na akmang bibitayin na nakangiti. Hindi ito si Hamza kundi si Hossein Sunni Qadiri na isang activist sa bansang Iran. Siya ay nakasuhan ng pagpatay at sinintensyahang bitayin ng Iranian army.
Bagaman guilty ang ibinabang hatol kay Hamza at Andre Beach ng Korte ng Amerika, inalmahan ito ng mga supporters ng dalawa at matapos nito nagkaroon ng operation ang ilang mga hackers sa mundo at nagkaroon ng malawakang defacing ng mga sites bilang protesta sa dalawa, kabilang ang Air France at Virginia University sa mga sumuporta at gumamit ng mga hashtag na Hamza Bendelage at hashtag Free Palestine. The money and the power are nothing if they are not used to create a better world. By Hamza Bendelage.